mo, lalo kung wala kang ginagawa, medyo kakaiba na yun. Okay, so, naiintindihan ni Sister Rose ito ng code. Naiintindihan niyo naman siguro ang gusto kong sabihin. Napaka-plain lang. Okay, so, ang purpose na po ng pacemaker, lalo kung ang puso mo ay hindi nagko-compensate, may activity ka, pero ang pang-heartbeat mo ay masyadong mabagal, dito kinakailangan ang pacemaker. Nasusunod. Anong pinagsasabi ni Pastor? Nagyayabang ata ito si Pastor. Palibhasa, nurse. Ginagawa ko naman itong maano lang, plain lang. Hindi ako gumagamit ng mga medical terms. Nakukuha niyo punto ko. Okay, isa pa about pacemaker. A pacemaker is a small battery-powered device that sends out weak electrical impulses that cause the heart muscle to contract. So, ang purpose pala ng pacemaker is nagpapadala siya ng kuryente para ma-ignite, mabuhay yung puso na, para bagang pag ikaw nakahipo ng kuryente, para mapapaganon ka. So, ang pinapadala po ng pacemaker ay mga weak electrical impulses, just enough para mag-beat ng gusto yung heart natin. Pastor, wala ka sa ospital. Alam ko, nasa church tayo, wala ka sa ospital. Okay, isa pa. The pacemaker itself is a waterproof object about the size of a silver dollar. Pakita ko yan mamaya. A pacemaker consists of wires or leads which transmits electricity to the heart and to the pulse generator and battery which generate the electrical impulses. Kaya nga tinatawag siya pacemaker kasi siya ang magre-regulate. Nasusunod. Noong nagbumasa pa ako ng konti sa online, lalo akong nabibless sa mga kapahayagan ng Lord. Pakita ko pa. Okay, so ganito po ang isang pacemaker. Hindi ko na i-explain ng gusto. At least, na-explain ko na sa inyo bakit kinakailangan ang isang pacemaker. Nasusunod niyo po ba ako? Sabi dito sa ating binasa, ang Word of God daw ay implanted sa atin. So, kagaya ng pacemaker na ito, kahit, okay, i-explain ko bakit mayroong mga klase pa ng pacemaker, mayroong temporary, mayroong permanent or long term, there are several types of permanent pacemakers. Una, a fixed-rate pacemaker gives off electrical impulses at a steady, regular rate regardless of your level of activity. Nasusundan niyo po ba? Na kahit daw tumatakbo ka, naglalakad ka, kinakabahan ka, dahil may pacemaker ka, yung pulso mo steady. Nasusunod. Hindi yung kapag kinakabahan ka, talagang ramdam na ramdam mo yung pulso mo ang bilis. Pero kapag may fixed rate pacemaker ka, kahit tumatakbo ka o may activity ka, yung pulso mo steady lang. Nasusunod. Mamaya ipaliwanag ko kung bakit ko kailangan iisabihin yan. Pangalawa, a rate-responsive pacemaker changes the rate of electrical impulses as your activity level changes. Kanina ay fixed rate, ngayon ay rate-responsive pacemaker. Kaya lang kasi bumibilis yung pulso or heartbeat natin para matustusan yung pangangailangan ng dugo o ng oxygen. So kapag ikaw ay tumatakbo, mabilis yung pulso mo kasi you need more oxygen. So ganun din, kapag may rate-responsive pacemaker, kapag may activity ka, binibilisan din niya yung pulso mo. Nasusundan. Maliwanag ba? Parang gusto niyo talagang sabihin, Pastor, wala ka sa ospital. Hayaan niyo lang. Introduction pa lang ako. Okay, isang pang klase ng pacemaker.
pacemaker is a single chamber pacemaker controls only the lower chamber of the heart. Ang heart kasi natin, mayroong tatlong division, mayroong main division, ventricle at saka atria or atrium. Ang trabaho ng atria is to receive blood. Di na natin pag-usapan oxygenated or unoxygenated blood. Ang trabaho ng ventricle, natawagan naman si Mrs. sa Bisaya ko, ang trabaho ng ventricle is to pump blood. Ventricle na nga. Nasusunan niyo. So, ang single chamber daw, ang kinokontrol lang niya is in, ay ang ventricle. Maliwanag na, hindi na ventricle. Tricycle. Nasusunan niyo ba ang sinasabi ko? Whereas, okay, a dual chamber pacemaker controls both the top atrium and bottom ventricle chambers of the heart. So, pati ang atrium at saka ventricle ay kinokontrol ng dual chamber pacemaker. Hindi lang yung pagpapang, kundi pati pag-receive ng blood ng atrium ay kontrolado ng dual chamber pacemaker. Kabisado ni Flor ito. Sila yung mga expert sa CCU-ITU. Ngayon ko nga lang ito nalaman ni. Dahil lang sa topic na ito. Nakukuha niyo na punto ko. Okay, babalikan natin yan mamaya pagdating sa topic natin kasi nga, kung ang pacemaker daw nagko-control is either single or dual chamber ng anong ventricle or atrium or ito man ay nagko-control ng rate ng pulse natin, ang word of God, kapag siya'y nakabaon sa puso natin, kinokontrol niya yung mga emotions natin, kinokontrol niya tibok ng puso natin, ganun dapat kagaya ng pacemaker. Amen ba? Okay, so mayroon akong unang puntong bigyan pansin about sa topic nating the pacemaker or the implanted word. Sabi dito sa verse 19, the implanted word restrains our vile and vain affections or emotions. Tanong ko nga po ulit sa inyo, ano nga po ang purpose ng trials? Tuesday Bible Schoolers. Ano nga ang purpose ng trials kahit hindi nagpa-Bible School ng Tuesday? Dapat alam nila ito. Okay, para tumatag sa pananampalataya. Ano pa? Ha? Okay, same thing. Ano pa? Main. Preparation for greater trials. Preparation for greater trials, it makes sense? Challenge, pero hindi yun ang main. Ang pinaka-purpose po ng trials or afflictions is to get rid of the impurities of our hearts as gold is refined in fire. Nasusundan nyo na po ako. Okay, piniprepare tayo for greater challenge, piniprepare para magkaroon tayo ng bigger faith sa Lord. Pero ang major purpose ng trials or main purpose ng trials is para alisin yung impurities ng ating puso. Naalala na? Ako'y disappointed at hindi nila natandaan ito. Pero lang. Kasi sabi niya na 1 Peter chapter 1 verse 7, kung ang ginto ay dinadalisay sa apoy, ganun din ang ating pananampalataya. Konting background. Ang ginto kasi, kapag i-refine mo ang ginto, gusto mo ng 24K pure gold yun. Kapag nire-refine ang ginto, dinidikdik ito ng pino. Pagkatapos, isasalang sa apoy. Pag naisalang na sa apoy, yung dross or impurities ng ginto, lulutang ito. Para maintindihan mo ano sinasabi ko, maglaga ka ng karne na akala mo malinis, pero pag nalaga mo na, lumulutang yung parang ang dumi, parang libag mo. Ay, hindi. Nakukuha niya. Ginigising ko lang kayo. Di ba? Parang akala mo ang linis-linis na, pero pag napakuluan na, yung mga libag ng karne, lumulutang. Bakit kasi? Napakuluan, nainitan. Ganun din ang ating mga puso na sabi nga ng Jeremiah,